Samantala, Department of Agriculture, nag-inspeksyon naman ng presyo ng sibuyas sa Kamuling Public Market. Yan ang saktong balitang hatid ni Liza Aquino. Tita Liza, magandang morning! Magandang morning, Tito Jeff. Sagutin lang natin yung tanong ni Tito Johnson kanina. Anong gagawin ng DA kapag nalaman nila na hindi po sumusunod sa suggested retail price ang mga nagtitinda ng sibuyas sa palengke? Papaliwanag ko lang dito po sa Kamuning Market. Ito pong sibuyas na nandito sa aking kaliwa ngayon, binibenta sa halagang 220 pesos kada kilo, mas mataas sa 170 pesos kada kilo na SRP ng DA. Ayon po sa kanila, kapag po ganun, hindi naman papagalitan itong ating mga nagtitinda. At ang gagawin po nila, hihingi sila ng letter of explanation dito sa ating mga nagtitinda sa kung bakit 220 ito'y binibenta at kung saan nilang supplier ito kinukuha. Yung pakay kasi ng inspection ng DA, ayon po sa kanila, ay yung fact na malaman o mapinpoint kung saan nag-uugat itong ganitong pagtataas ng presyo, pagbagsak na po dito sa merkado. At kaugnay nga niyan, speaking of bagsak, nagbagsak po sila dito ngayon ng DA na nasa 70 kilo ng lokal na pulang sibuyas, no, dito sa Kamuning Market na ang binibenta nila dito ngayon sa halagang 150 pesos kada kilo dito sa ating mga nagtitinda na mga mga gulay dito sa merkado. Ibig sabihin po noon, dahil 150 pesos ang bigay ng DA, masusunod po ng ating mga kapamilya dito yung 170 pesos na suggested retail price dahil pasok na siya sa budget at wala na silang middleman o gasolina transportation expenses. Sa ngayon po, bukod pa nga dito sa Kamuning Market, inaasahan ay magbabagsak pa sila sa iba pang mga palengke sa Quezon City sa mga darating na araw. At nito mga nakaraang araw, nagbagsak na rin po sila ng nasa 750 kilos ng lokal na sibuyas sa Las Piñas area. So lahat po ito ay direktang nanggagaling sa mga magsasaka natin. At binibili na yun ng DA, sila na pong umaayos ang transportation cost noon, binabagsak na sa merkado para makatulong po sa ating mga kapamilya. Dahil ayon sa mga nagtitinda, hindi rin naman po nila gustong ibenta sa mataas na halaga itong mga gulay natin dahil sila din naman ang hindi nakakakuha ng customer. So example, itong 220 na ito, itong dahilan nito, 190 po kasi pinupuha na ng iba sa Divisoria at saka sa Balintawak. So paano nila susundan yung 170 kung ang puhunan po nila nasa 190 pa? Yan ang sinasabi ng ating mga kapamilya. So kung makukuha silang mas mura po ang puhunan, wala pong problema. Masusunod po itong 170 pesos kada kilong SRP gusto ng pamahalaan. Mula dito sa Kamuning Market, balik sa inyo dyan sa studio. Thank you very much, Liza Aquino.